Magandang umaga, mga bata! Si Teacher Ella po ang inyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Tayo ngayon ay nasa ikatlong module na, Katotohanan, Pagninilay-nilayan Ko. Sa module na ito, inaasahang makapagninilay ang katotohanan batay sa mga nalakap na impormasyon, balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at nababasa sa internet at mga social networking sites. Ang pagninilay-nilay ay paraan upang matimbang ang katotohanan sa hindi. Marami tayong nalalakap na impormasyon sa mga patalastas na nababasa. Subalit, kinakailangan nating magnilay-nilay upang matiyak na totoo ang mga ito. Ang batang tulad mo ay maaari na rin bang makatulong upang malaman ang katotohanan batay sa mga nalakap na impormasyon? Paano mo ito gagawin? Sa module na ito ay magsisilbing gabay sa iyo kung paano mo pagninilay-nilayan ang katotohanan mula sa mga patalastas na nabasa, programang pantelebisyon, at pagbabasa sa internet at social networking sites. Dahil hindi lahat ng balitang nababasa mo ay totoo. Ito ay dapat na may konkretong ebidensya at may patunay. Basahin ang dialogo ng mag-ina at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isang araw habang nagluluto sa kusina si Aling Ana, ay patakbong lumapit ang anak niyang si Jeya. Nahawak-hawak ang isang magazine. Jeya! Nanay, tingnan mo po ito. Ang galing nitong sabong panlaba. Bili ka po nito para hindi na tayo mahirapan sa paglalaba. Nanay, bakit? Ano raw ang sinasabi riyan? Jeya, sabi po dito kapag itong sabong daw ang bibilihin ay tanggal agad ang mga dumi at mansya kahit hindi na kukusutin. Kaunting babad lang, maaalis na. Nanay, ganun ba? Pero alam mo ba, anak, na patalastas na iyan kaya ganyan ang sinasabi nila kasi gusto lang nila na marami ang bumili ng kanilang produkto. Jeya, kaya po pala gumagawa sila ng patalastas. Pero syempre, ikaw pa rin nanay ang magaling maglaba. Lalo na kapag katulong mo ako kaya kahit anong sabon pa ang gamitin natin, tiyak na malinis ang ating labada. Well, oh, eto na mga bata! Sabay-sabay nating sagutan ang mga tanong. Una, ano ang ibinalita ni Jeya sa kanyang nanay? Titik A, tungkol sa sabong panlaba? Titik B, tungkol sa sabong pampaligo? Titik C, tungkol sa sabong pampaputi? Titik D, tungkol sa sabong panluna sa skin allergy? Ikadalawa, bakit kaya nagustuhan ni Jeya ang sabong ito? Titik A, dahil sa mura lang ito at mabango pa. Titik B, dahil sa matigas at makapal ito. Titik C, dahil sa madaling makaalis ng dumi at mantsa. Titik D, dahil may maganda itong kulay. Ikatlo, naniwala ba sa patalastas si Aling Ana? Bakit? Titik A, opo, dahil nagustuhan rin niya ito. Titik B, opo, dahil maganda ang pagkakagawa ng patalastas. Titik C, hindi po, dahil patalastas lang ito upang bumenta. At titik D, hindi po, dahil nasubukan niya na ito. O sige mga bata, tingnan natin kung tamang inyong mga kasagutan. Tandaan mo, hindi lahat ng impormasyong maaari mong marinig, mapanood o mabasa ay may katotohanan. Iba-iba ang mga layunin ng mga taong nagbibigay ng impormasyon, kaya't hindi lahat ng katotohanan ay inilalahad. Ang katotohanan sa likod ng pagbibigay ng impormasyong ito ay kailangan mong matuklasan. Kailangan mong pag-aralan ang mga impormasyon mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, nababasa sa internet at mga social networking sites. Ang pagkakaroon ng critical na pag-iisip ay hindi lamang pagsusuri kung hindi ang
matamang pagninilay-nilay sa katotohanan ng mga impormasyong ito. Ang pagninilay ay ang pag-iisip ng mabuti kung ano ang mabuting gagawin sa isang bagay o sitwasyon. Tinatawag itong pagmumuni-muni, pagkukuro-kuro. Marapat na nakapagninilay ng katotohanan batay sa nakalalakap na impormasyon upang hindi magsisi sa bandang huli. Ang sitwasyong pagninilay-nilay upang alamin ang katotohanan ay makatutulong sa pagbibigay ng tamang desisyon o hangarin sa anumang bagay. Ayan mga bata, tingnan natin kung nais sa puso ang ating aralin. Lagyan ng check ang bilang na tumutugon sa pagninilay-nilay ng katotohanan mula sa mga patalastas na nabasa at X naman kung hindi. Una, pinag-aralan ko muna ng mabuti ang gustong ipaabot ng mensahe sa aking napanood. Ikadalawa, binabasa at sinusuri ko ang mensahe ng patalastas upang hindi ako maloko. Ikatatlo, naikukumpara ko ang totoo sa hinding totoong sinabi ng patalastas. At ikaapat, pinaniniwalaan ko ang mga patalastas lalo na kung ito ay ipinakikilala ng aking paboritong artista. At ikalima, tinatangkili ko ang mga produkto dahil sa maganda ang patalastas sa telebisyon. O sige mga bata, i-check na natin ang inyong mga kwaderno. Meron tayong karagdagang gawain mga bata. Habang nagpapahinga ka, napansin mo ang patalastas ng ice cream sa pahayagan. Agad mo itong dinampot at binasa. Mukhang takam na takam ka sa larawan at mga pahayag tungkol dito. Bukod sa mura na, may libre plang lunch bag na magagamit mo sa pasukan. Dali-dali mo itong ipinakita sa nanay mo upang bilhan ka nito. Agad naman siyang pumayag. Ngunit nang bibili na niya ang produkto, hindi ito pumansa sa kanyang pagsusuri. Kung ikaw ang gagawa ng patalastas ng ice cream, ano-ano ang sasabihin mo upang ito'y tangkiliki ng mamimili? Isulat sapat lang ang inyong sagot. Dito po natin ilalagay ang ating mga kasagutan. O mga bata, tapos na tayo. Kapag nasagot na ito, kunan ng larawan at i-attach sa stream ng Google Classroom. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!